Hi guys! Annyeonghaseyo! Gusto niyo bang mag-tour dito sa Korea? I-share ko po sa inyo kung ano yung mga requirements. Kung kayo po ay isang employees, ito po ang mga requirements na dapat po ninyong makumpleto. Number 1, visa application form. Pilapan po ninyo yung application form, wag po handwriting, kailangan po pa-computer type para madali po nilang mabasa. Meron pong mga tanong na wala naman pong kinalaman sa inyo, wag po ninyong sasagutan, i-blanko nyo lang po. I-double check po ninyo yung inyong application form, baka mamaya meron kayong wrong spelling, kulang ng isang letra, kulang ng isang number, o kaya nagkapalit yung number. Para sure po kayo sa inyong application form. Huwag po ninyong kakalimutan yung inyong signature. Handwriting na po siya. Number 2, passport size, colored picture. Sa mga babae po, kung kayo po ay magpapapicture, huwag na po kayo magtodo makeup kasi po ang gusto ng Korea Embassy, yung madaling makilala, ang inyong mukha. Number 3, original passport, 6 months validity. I-check muna ninyo yung inyong passport kung kailan ang expiration bago po kayo mag-apply para wala po kayo maging problema sa inyong pag-travel. Number 4, photocopy, passport, bio page 2. Ganito po siya, photocopy nyo po siya. Number 5, photocopy, valid visa and arrival stamp to OECD member. Kung kayo po ay meron ng mga nakalipas na travel, ipapotocopy nyo lang po. Makakatulong po siya sa inyong pag-a-apply. Number 6, original certificate of employment. Dapat po yung inyong COE nakalagay po doon kung ano ang inyong position, kailan kayo na-hire, magkano ang inyong sahod, address ng company, email address ng company, telephone number ng company. Hindi po pwede yung cellphone number. Number 7, bank certificate. Hingi po kayo sa bangko ng bank certificate. Sabihin po ninyo, gagamitin po ninyo sa Korea Embassy. Ia-address po nila yan sa Korea Embassy. Number 8, original bank statement, last 3 months. Ang hihingin po ninyo, yung last 3 months. Pero paalala ko lang po sa inyo, dapat po yung bangko ninyo, 6 months pataas, active siya. May bumapasok, may lumalabas, may bumapasok, may lumalabas. Huwag po ninyong lalagyan ng biglaan na 100, tapos saka po kayo hihingi ng bank certificate, ng bank statement para kayo mag-apply. Mahahalata po kayo ng Korea Embassy, magkakaroon po sila ng, para maghihinala sila. Kasi makikita nila sa kanilang, makikita nila sa yung bank statement, ang pumapasok lang ay 3,000, 3,000, 4,000, 4,000, 5,000, 5,000 monthly. Eh, bigla kang nagpasok ng 100K kasi nga mag-a-apply ka na, mahalata ka po. Kailangan po, hati-hatiin nyo lang po ang hulog. Kung 20K, 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 hanggang sa mabuo po yung 100. Kapag nakabuo na po kayo ng 100, doon na po kayo humingi ng bank statement yung last 3 months. Isabay na rin po ninyo yung bank certificate. May bayad po yan, 200. Number 9, photocopy, ITR, Form 2316. Ito po yung income tax return na ipinapile sa BIR. Kapag meron na pong tatak, iyon po ang ipaserox ninyo. Number 10, copy, PRC card or IBP card. Kung meron kayo, kung wala naman, okay lang po. Sana po makumpleto po ninyo ang mga requirements na ito kung kayo po ay isang employees. Sana loobin ng Diyos na mabigyan din kayo ng visa sa inyong pag-a-apply. Abangan po ninyo
yung susunod ko pang mga video. Huwag po ninyong kalimutan, mag-like, mag-subscribe, mag-comment, share nyo na rin po itong video na ito. Salamat po sa Diyos sa inyong panonood.